Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Ang pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatanggi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kaniyang masasamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan?" Tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Pasasalamat at panalangin. Sa panahon ng pandemya, nakatulong sa akin ang pagpapasalamat. May gratitude up ako sa PUN para makasigurong maglilista ako ng 3 biyaya bawat araw. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagpapabago ng buhay. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga bagay na dapat kong pasalamatan, ang lungkot ay napapalitan ng saya at napupuno ako ng pag-asa. Nagpapasalamat din ako sa mga kamag-anak at tunay na kaibigan na ipinagdarasal ako araw-araw. Bilang mga Kristiyano at Katoliko, marapat na ipagdasal natin ang isa't isa. Mabuting mapagnilayan itong isinulat ni Henry Nouwen. Ang ibig sabihin ng malalim na pasasalamat ay ang pamumuhay bilang regalong tinatanggap. At ang tunay na pasasalamat ay yumayakap sa lahat, mabuti at masama, masaya at masakit, banal at hindi banal. Ginagawa natin ito dahil nararanasan natin ang buhay at presensya ng Diyos sa gitna ng lahat ng nangyayari.